Mga kaalam, magandang araw sa inyo. Kasi simula pa lang ng PBA last Sunday ang laro. Alam namin na dapat sa March 13 Friday ang laro ng Alaska against Colombia. Subalit dahil sa COVID-19, nagdesisyon ang PBA na i-cancel muna ang mga laro until further notice pa ang mga games. Kaya't kaalas, hintay-hintay lang tayo. Lahat tayo ay excited pa man din na makita ang ating team na maglaro dahil nga sa bagong mga mukha at sistema ng team. Ito nga kalipas na tune-up games, maganda ang ipinakita ng team natin na halos lahat ng laro ay napanalunan ng Alaska. Nanalo tayo sa Blackwater, DKU Koreans, Phoenix, Ginebra, San Miguel Beer, Magnolia, at huli ang ROS, or Rain or Shine. Natalo lang tayo sa NLEX! Kaya't sa 8 games, 7 ang napanalunan ng team. The team's winning mentality is pretty apparent. Sa mga napanood kong mga tune-up games, hindi itinuturing ng mga players na parang papawis lang sila, kundi sineseryoso talaga nila ang bawat games. They are having fun, but they are dead serious of sending a message to all opposing teams. Even Mr. Uitengsu visited in one of their tune-up games. He showed the guys his trust and support and that he is proud of his team. This should be enough motivation to bring out the competitive spirit of the team. At dahil dyan, alam natin na maraming teams ang nakakakuha ng attention sa bagong sistema ng Alaska. Lalo na at nagdadagdagan tayo ng mga shooters. They should expect tougher games ahead as the other teams will definitely play them hard and physical. Sa kabilang banda, our team will have a psychological advantage over the other teams na natalo nila sa tune-up games. Sa mga videos na naipost ng daddy ko ng mga highlights ng Alaska sa tune-up games nila, hindi maiwasan na meron tayong mga ibang fans ng team na kesyo magaling lang sa practice at sa tune-up games. Pagdating sa tunay na laro ay wala na. Nice Alaska, hanggang sa tune-up lang kayo champion. Sige, sabihin na lang ang gusto nilang sabihin. Basta ang masasabi ko lang ay nasa right track ang Alaska at may gusto silang improve this coming conference. I am convinced na malaki ang tsansa ng team natin na maganda ang performance sa All-Filipino Conference. Siyempre, sana walang ma-injury sa mga players natin. It is time to end the 6-year drought. The long wait is over. Time to unleash the team spirit. Good luck to Alaska Aces!